Lahat ba naka-relic or epic avatar na? How about your pets and companions? May PT system ba dito sa Mir M gaya na sa Tower of Fantasy sa mas Genshin Impact na pag nagka-pull ka ng X number of summons, may guaranteed ka na higher grade na hero? So, anong power score na ba naabot ko by playing 16 days since the release of Mir M? Kayo ba? Welcome back mga tito sa YouTube channel natin. Your tito Jamskee here once again with a new video for this new week ahead. So sa buong week, naka 100 plus summons ako pala ng avatar saka companion. Sa dami ng pamigay na summons ni Mir M, nakakuha ba kayo ng relic or epic avatar at companion? Kasi ako nakaisa lang. At least nakaisa, di ba? This week, after 100 summons of avatar, I got this. Oh. Uy! Salamat, Bob! Mining time reduction. Minus 10%. I got this relic grade, which is just the one I need. Kasi nga, hindi pa gaano kataas ang level ng mining skill ko. So I think the mining time reduction stat of this relic avatar is just a big help. Napaisip ako dito, no, kung may PT system ba si Mir M sa gacha nila. Ang PT system na ibig kong sabihin ay yung guaranteed superior items, a relic or epic grade or higher than that after an X number of summons. Kasi nakuha ko yung relic avatar ko after 100 summons eh. So now sinubukan ko ito sa mga companions. Pero kung makikita nyo dito sa list of achievements guys, may mga guaranteed na high grade items when trying to combine. Well, masusubukan din natin yan in the near future. So I think walang PT system itong si Mir M, no? I think swertihan lang talaga, kumbaga. Ang pag-summon ng avatars at saka companions ay isa lang sa mga paraan para tumaas pa ang power score natin dito sa Mir M. So there are too many ways to increase our power score here in Mir M, like the codex. Yung mga inuna ko dito sa codex ay yung mga basics gaya ng mga normal gears na pwede mo ilagay agad as entry to complete one codex collection para makuha mo agad yung stats. So also remember guys na may basic stats tayo dito and special stats. Ang mga basic stats, ito yung mga magpapataas ng power score mo in plain sight talaga. Gaya ng spell power, accuracy, evasion, destruction, many more. Ang mga special stats naman, gaya nitong attack damage boost to rare monster or demonic monsters, hindi mag-increase ang PS mo dyan. Pero mag-i-increase yan ng special stats mo. Dito mo makikita kung gusto mo i-check, no, ang mga basic at special stats mo sa upper left ng screen. Gusto mo pa ba mag-increase ang power score mo? Siyempre, magpa-level ka. Ang reward mo pag nag-level 40 ka ay 2 times guaranteed na treasure grade companion. At siyempre, kung may in-game reward, may cash shop budol din pagka-level 40 natin. Ito ay 800 gold and 20 times summon ng avatar at 20 times din sa companion. Well, syempre, yung presyo nito is $9.99 or around 560 to 570 pesos. Syempre, alam nyo na kung anong nangyari. Pero, ano bang mabibili sa cash shop gamit ang inyong silver coins lang? Well, ito ang listahan natin dyan.
Ano bang mabibili sa cash shop ngayon na ang kailangan eh coins lang. Ito, itong coins lang or silver coins 'yan. In-game currency lang. So punta ka sa cash shop. Punta ka dito sa event. Meron ditong 1000 coins lang. Ito yung pang-craft sa yo-yos crafting station. And then meron din dito sa normal. To Dragon Orb, Phoenix Orb, 150k yan. Daily, so 300k agad yan. Tapos dito din, 100k, 10 pieces nito. Siyempre itong purity lang na plus 2. Kunin ko na yan, 100k. Ay, naku po. Kasi medyo nagtitipid kasi ako dito sa coins kasi kailangan makaabot ako ng 5M bukas. Kailangan ko bilhin yung isang mount. Tapos itong mga sealed tower, ayan weekly. So may weekly dito saka daily. Fantasmic Mystic Realm din, isang oras 150 to mga 150k na ako dito. So okay na yan, kayang-kaya na yan. Bawi na yan sa loob yung Fantasmic Mystic Realm. Tapos of course may dailies dito na feed and of course yung bag expansion na naubos ko na. May weekly din na uncommon feed. So mukhang yun pa lang yung mga nakikita ko dito na pwede mabili ng coins natin, no? Yun, sa event. Nabili ko na yata. Recommended, wala. Siyempre sa summon din meron. Ngayon, yan. Paisa-isa lang yan, hindi ko na kaya yan. Sigurado. Alam ko nang ano yan. Alam ko nang outcome yan. Wala na akong tiwala dyan. Tapos, so yun lang. Yung mabibili natin ng mga coins, no? Ito pala sa event. Nabili na natin. Daily, weekly. Wala na. Normal. So, ito yung una nating clan dungeon, guys, no? First time natin makapasok dito. Of course, kasama natin yung mga clanmates natin. Yan. So, checking tayo dito kung ano yung loots. Kung ano yung mapapala natin sa clan dungeon dito. Yan. Sige, banat lang. So, mag-first boss na kami. First boss. Medyo makunat yung boss na to, guys, ha. Ito yung palakasan ng DPS. Siyempre kung mas marami kayong matataas na PS na clan members, mas mabilis to. Ano bang time limit? Ayun, may time limit pala sa right side ng screen natin. So medyo mahirap lang, no? Kasi may collision effect nga pag nagbanggaan kayong mga magka-clanmates dito. Ay medyo masikip. Hindi makadaan. Oops, yung iba wala ng HP. Uy! Paregen muna kayo. So pag lumabas kayo dito sa clan dungeon, guys, at pag gusto nyong bumalik, kailangan nyong bilhin yung parang clan dungeon something na ticket dun sa clan shop. So, I think clan coins ang gagamitin doon. Correct me if I'm wrong, ha? Dapat bawal kang ma-deads dito sa loob. Or else, kung gusto mong pumasok, bibili ka ng parang clan dungeon na ticket. So, last boss na to. Last boss. Ano kayang mulalos natin dito? Diyan, nagtatapos ang ating clan dungeon, guys. Collect na natin yung rewards natin. Thank you so much, guys, for watching our video for today. And hope you like it. Please leave us a thumbs up. And please hit the subscribe button. Thank you and see you on our next video.